So ito pa, maliban sa magandang tanawin, maliban sa malapit lang sa may Mount Talamita na pwedeng akyatin dyan, yun. Tapos maliban sa mga napaka cheapest prices and affordable na mga cottages ba tawag dito, kubo, no? Na merong ito 500. So kami kasi since mga lalaki din naman, so dito na lang kami. Ang habol lang naman kasi namin ipahinga, parang magpapahangin, no, overnight. So malayo sa toxic na lugar, toxic na mga environment, no, ingay, traffic, busina, usok, pollution, at siyempre mga kasamahan din na mga bad influence. Walang ibang ginagagawa pag ano, pag walang trabaho, puro alak, puro inuman, so magastos na, hindi pa healthy. So, yun, dito kami, dito. 500 pesos lang to, itong kubo na to. Yan. So, ito, paggagabi, meron naman tong kama dito. So, lagyan ng kama, tas may kumot, may unan, no? So, tambayan dyan. Magdamagan, inuman, kape, o alak-alak, kaunti. Ayun. Tapos, yun. Pang pamilya din to dito talaga. At pang sports pa. Malibis sa mga murang affordable ng mga cottages. So, yan, ito naman. Mayroon ditong refrigerator diyan, oh, yan, oh, yan, riff yan, riff. So meron kami din mga hotdog, mga butter, ano pa, mga frozen foods, no, mga nuggets. Kasi ang stay namin dito, since 500 pesos lang ang binabayaran namin dito, so pag wala namang guest, hindi naman talaga to puno ng guest dito pag hindi season, so yan, makikigamit kami ng riff. Actually, gamit naman talaga, libre kahit may mga tao pa dito, parang pwede kami makishare sa riff yan. Kasi pabalik-balik na kami dito, eh. So, okay na talaga kami dito. Regular customer na. Monthly. Oh, once a month, no? Lagi kami napunta dito. Yan lang. Tapos doon, sa mga kubo doon naman sa baba, may mga ano din yun, may mga banyo, no? May mga paliguan din doon. Yan, may mga benches. Maganda dito. Pag-camping, pag-gabi din, marami din, eh. Nung minsan nga, nung last year, November and December, talagang nakatawa kasi ang napakadaming tao na nagka-camping dito. Kunyari, pupunta kayo rito, tapos balak nyong mag-pinch ng tent, oh, pwede kayo dito, yan, oh, ang lawak na mga, ng ground dyan sa baba, dito. Tapos napaka-accommodating ng lugar, ng mga, tapos ng mga tao din, ng mga caretaker dito, talagang ina-assist nila kayo kung ano mga pangangailangan. At syempre, libre ang lutuan, ha, oh, meron tayong gamit, may mga kaldero, plato, lahat, utensils, basic cookware, no, meron sila. Meron sila dito. Yan, basic cookware. Kompleto sila lahat dyan. Tapos yan, mga talamitan. Ang mga nag-overnight dito, maaga silang gumising early as 5 a.m., 4 a.m. para mag-hike. May mga baka doon sa taas, oh. Wala, hanggang tanaw lang ako dito. Wala talagang talent kasi umakyat sa mga bundok, eh. Yan. So, early as 5 or 4 a.m., gising na para mag-hike doon. Kasi ang duration ng paglalakad ng hiking is nasa mga 30 to 1 hour. So, dapat alas 6 pa lang andun ka na sa taas kasi para hindi ka maabutan ng init ng araw, sikat ng araw. Ganun lang. Ayan. So, di ako sure kung may mga nag-overnight ba dyan, pero parang meron nga, oo. Pansin ko talaga dati. For 3 years akong pabalik-balik dito, yun ang napapansin ko talaga. Maraming nag-overnight dyan. Mga umuwi na sa kakasalubong ko ng maaga pa lang, pauwi na, hapon, ganun. Yan lang. Tapos ang iniisip lang naman talaga natin kapag wala tayong sariling sasakyan, no. So, syempre public transportation po 'yung i-take po natin. So ngayon, kailangan natin ng mamasahe mula sa Tagaytay City is 46 pesos lang ang pamasahe sa bus biyaheng nasugbo. So, baba lang kayo, sabihin niyo lang, ha? Barangay Bayabasan. 'Yun. Aga pala, Barangay Aga. Itong lugar na to, sakop to ng ano, ha, ito ay Sitio Quirilao. I mean Sitio, di ko alam kung anong, basta Sitio. Sitio ito ng Barangay Quirilao. Pero hindi tayo dadaan sa Barangay Quirilao, kundi doon tayo dadaan sa highway ng Barangay Aga, Kaibanban, Bayabasan. Yan lang. Maraming ano to kubo, ha. Merong tag 4,500, merong 3,500, merong 3,000, merong 2,500, 1,715. Ito, di ako sure kung magkano yan. 700 yata, 1,500, I don't know. Basta ito ang lagi naming suki. 500 pesos lang. Kubo. Tambayan. Oh. Sarap kaya dito dala mo ang laptop mo kasi may signal dito. Ang lakas ng signal, no? So, dito kami gumagawa ng aming mga sinasign up ng mga airdrops kasi syempre ang ating hanap buhay ay nasa crypto, no?
crypto trading tayo, no? So, yun, nag-airdrop din kami. So, nag-aabang kami ng mga, yun, mga magpapalit, no? Mag-sale. So, yun. So, ibig sabihin, pag nasa crypto ka, kailangan mo talaga ng magandang signal. So, kahit pa nasa malayong kabihasan tayo, ibig sabihin, nasa remote area tayo ng Nasugbo, still, abot pa rin tayo ng signal. Nakahanga, nakabilib. Ayun, so pag meron kaming inaabangan na target na presyo ng ano ng coin, so token, so agad maibenta namin. Oo, kasi real time ang maibigay sa atin na data, kasi yun na nga, maganda nga ang signal, ang connection dito. So yun lang, maraming salamat, no. So yun, bali meron akong naka-attach diyan na number or email ad, o di kaya Facebook page, I don't know. So depende lang, tingnan niyo lang sa ano, sa description box, no, kung anong gusto niyo, anong trip niyo i-message sa akin, gamitin na ano para makapag private message kayo sa akin para sa karagdagang kaalaman, information. Okay, maraming salamat and bye-bye.